kayo ng mga tiket sa mga rooms ng mga baguets? Bigyan dito po ba? Yes. Also, hindi po po nila, so bigyan natin sila teacher pala na ba dito po. Bigyan natin sila para ma-remind kayo lagi ng Big Bang Pinoy. Okay? So, ito po Big Bang Pinoy, D-O-S-T-F-N-R-I recommended po ito, no? Ibig sabihin, pinag-aralan po talaga nila kung ano yung dapat na nakalagay sa plato ng mga bata natin or ng ating adult. Ganyan. So, to discuss po ng Big Bang Pinoy, itawagin ko po si Ma'am Virgie at ating si Nutritionist po para po mabigyan po kayo ng konting information po. Go food. Go food and go. Ano po yun? Dapat may kanin.
ayon po yung sa data sa DOS webinar, ay base po sa pag-research nila dito, may pagkakulahin ito sa atin sa barangay natin na search para inano sila. Nagbahay-bahay sila at base po sa data na nakuha nila, karamihan ang pinipreper ng bawat pamilya sa isang bahay. Nakakalitaan po natin palagi isama ang gulay sa pagkain natin. Kasi nagkasali na tayo ang aming tapos sa kumpan o kanayon. Pero ayon sa DOSCFNRI, ang composition ng healthy ng meat sa isang pinggan dapat may kanin, may gulang meat na karne, fish, may gulay, may prutas, at saka ubi. Okay? Dito soft drinks. Hindi mo namin pinagawal ng soft drinks, pero lahat po ng sobra, lalo na po ngayon, mag-content po ng madami na po nagkakaroon ng mga sakit na yun, tinatawag po natin ng mga non-communicable diseases dahil po sa paraan ng ating pagkain. Malaking bagay po na piliin natin yung tamang pagkain kasi makakaiwas po tayo sa mga ano-ano sakit. Yung kagaya po ng lalo na kung may history po tayo sa family na diabetes. Diba po? Ang diabetes, makukontrol naman po yun kung depende po sa minerali. Kung mahigil ang kanin po, lalo ng white rice, mataas po ang content na sugar. Soft drinks, mataas din po. Mag-uugin ang meds para sa sigla at mataas ng sugar. Okay? May mga copies po kayo. Ano po yung number one? Ano po sabi sa unang utos? Kaya kumain meds. Kumain ng iba't ibang pagkain. Pag sinabi mo kumain ng iba't ibang pagkain, so, sa family is natin ina-advise na paulit-ulit kayo. Kunwari, ang hilig na kasi na ako at program ni Lugla. So, yun na lang yun ang ipapakain natin. Pag sinabi ko ng iba-iba, dapat mag-indutos tayo sa kanila ng iba't ibang klase pagkain. Kahit kakunti-kunti po, basta dapat natin may bago na iba-iba. Bakit? Kasi po, hindi po makukuha sa isang pagkain lang yung nutrients na kailangan ng mga anak po natin. Sa inyo, ano lang pang makukuha mo doon? Protein na. Ito ay alin sa bata na ganun pa lang kami. Kasi hindi pa po fully formed yung mga organs na para absorb yung mga ganun klase po. Kasi syempre pag ganun, syempre may mga chemicals na malalaya mo. So, hindi ko kaya mag-inutubis yung ganun kaanda yung mga ganun sa kanila. So, breast milk lang, imagine na po siya. Pag lapas po ng aning na buwan, pwede po ba kayong makakain? Pwede na po ba? Ano ang usual na pwede natin ipakain sa 6 months na bata pataas? Itlog, kamote, patatas. Ayan, mga mash po, no? Yung mga nilalagyan natin at mga mash po natin. Sa gabi po ng pagkabata, kailangan nag-i-introduce tayo every klase ng pagkain para hindi sila madaling manawa. Kumain po, basta make sure na yung preparation malinis at sa kailangan mabuti para kaya nilang inyokan. Okay? So yung pangatlo po, ano po yung pangatlo? Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Lagi po tayong nire-remind po na sa 10 utos din po ng nutrisyon ang gulay at prutas. Kasi nga po, madalas nakakalimutan po natin siyang isama or naaalala na rin kaya lang hindi masyadong gusto sa mga bata. No? So, kailangan natin maging pre-eating po sabihin sa pagluluto po ng gulay para mas kaipuhan sa ating mga anak. Okay? Yung mga pag-preparation, importante po sa pagkain ng mga bata, lalo na kapag
bagay, yung kailangan ng nutrients na nagawa natin. So, kailangan pa na talaga ng isda, gatling, at iba pa source ng protein. Importante din talaga yun. Right? So, pero, in preparation po naman, pagdating sa mga ganyan, gatling isda, kung nalilesen po natin yung pag-trip-trip-o, kasi po, syempre, yung hindi nito maganda, ito na lang yung pag-trip. Pwede po natin isabay sa sitika, pinola, yung mga ganyan po. We suggest na gamitin po instead of prito. At syempre, yung oil ba. Tapos yung ginagamit pa natin ng oil, yung ano lang din, diba? Mga lard, hindi ko lang din nasa test yun. Yung mga nabibili yung broke-broke. Yan po, mas hindi siya gumamit sa mga bakit natin. So, create po natin yung mas healthier. Medyo matal na po, pero mas healthier. Mas makalimus po kayo. Kaya hindi nang maintenance po na ito. Ang pagkain, kailangan sa culture.